Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel, Pamilyang Pinoy Recipe at iba pa. Since malapit na po ang Noche Buena, naisipan ko pong i-share ang recipe ko na ito. Bilog-bilog, alam nyo naman pag bilog-bilog, pampaswerte daw po. Kaya baka sakaling gusto nyo po itong isama sa ihahanda nyo ngayong Noche Buena, pwede rin natin itong negosyohin. Pwede natin itong ipa-order online. Kaya kung interesado po kayo na matuto kung paano gumawa nito, panoodin niyo po yung video ko hanggang dulo at magko-costing din po ako. Kaya wag na po nating patagalin pa. Tara po at simulan na po natin ang pagluluto. Narito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. Pero ang una pong flavor na gagawin natin ay ube makapuno. Ang first step natin, ipiprepare po muna natin lahat ng wet ingredients. Sa isang bowl, ilagay nyo po yung 3 pieces ng whole egg. After po natin mailagay yung 3 pieces ng whole egg, i-mix lang po natin ito. After po natin mai-mix, ilalagay na rin po natin yung natitira pang wet ingredients. Ilagay nyo na rin po yung melted butter. Unsalted po yung ginamit ko dito. Haluin lamang po ulit natin ito. Tapos ilalagay ko na rin po yung water, yung condensed milk at yung vanilla. After mailagay po lahat ng wet ingredients, haluin po ulit natin ito. Tapos guys, isisift po natin yung cake flour. Huwag po kayong magtataka kung bakit naging ganito yung kulay kasi kapag tumitining po siya, nangingibabaw po yung butter natin. Kapag i-mix naman po ulit natin ito, pabalik po ulit siya sa pagiging kulay violet. Kaya huwag po kayong magtataka kung bakit naging kulay brownish yung liquid natin. Isisift rin po natin yung 4 tablespoons ng baking powder. Then, ilagay nyo na rin po yung white sugar at yung salt. Guys, ito yung number one tip na sasabihin ko sa inyo ha. First tip po ito, kailangan po yung baking powder natin ay active at hindi po siya expired. Kasi po, kapag hindi na po active yung baking powder natin, ang tendency po, magiging flat po yung ibabaw nito, hindi po siya uumbok. Kaya siguraduhin nyo po na active po yung gagamitin nyo na baking powder. Ibig sabihin po, hindi dapat sumingaw yung baking powder natin kung may natira po tayo nito. Guys, ang second tip ko naman po ay do not overmix. Importante po na hindi po natin na masobrahan sa paghahalo ang ating butter. Kasi ang tendency, titigas po ito. Kaya ang gagawin na lang po natin ay sasalain na lamang po natin ang ating butter para kung sakaling meron pa pong buo-buo, matatanggal po natin ito at hindi tayo mag-overmix sa ating butter.
Ayan, okay na po yung butter natin. Ang third tip ko naman po sa inyo ay i-rest natin ito ng at least 30 minutes para naman po magtrabaho yung baking powder natin para gumanda po yung pagkakaalsa nito. Habang naghihintay po tayo, gawin naman po natin yung iba pang flavor natin. Narito naman po yung mga ingredients na kakailanganin natin sa buko pandan flavor. Guys, dito sa buko pandan flavor at dun sa ating classic na flavor, wala po tayong gagawin na kakaiba sa procedure natin. Ang kaibahan nga lang po, papalitan po natin ng flavor yung condensed milk natin. Same procedure dun sa una kong ginawa, unahin si wet ingredients, isunod si dry ingredients, salain, tapos i-rest. Narito naman po yung mga ingredients na kakailanganin natin sa classic flavor. Guys, gaya nung nasabi ko kanina, same procedure po sa unang flavor at dun sa pangalawang flavor na ginawa natin. Kung ano po yung ginawa natin sa una at sa pangalawa, same na same din po dito. Wala po tayong babaguhin sa procedure.
After ko pong ma-rest yung ating butter, ilalagay na po natin ito sa ating mga molder. Gagamit po ako ng small na size na molder at yung pang fourth tip ko po, wag na po tayong mag-grease sa ating mga molder since yung melted butter natin ay inihalo na po natin kanina sa mixture natin. Kaya wag na po kayong mag-grease sa inyong mga molder. After po natin masalinan lahat ng molder, isalansa na po natin ito sa ating steam basket. I-steam na po natin ito. Ang fifth tip ko po, maglagay po ng tela sa ating mga take para po hindi magtubig. Ang sixth tip, kailangan kumukulo na po yung tubig bago natin isalang. Tapos, lulutuin po natin ito ng 5 minutes. After 5 minutes, okay na po ito. Ngayon naman po, ilalagay na po natin yung cheese sa ibabaw. Kasi po, kapag nilagay po natin agad, may tendency po na lumubog yung cheese natin. Kaya ilulutuin ulit natin ito ng another 2 minutes ng high fire. After 7 minutes, ito na po yung product natin. Ito na po yung masarap na ating ihahain sa ating Noche Buena or ito po yung ating ninegosyohin. Same procedure sa iba pang flavor natin, isalin po natin sa ating mang molder. Then, ganun din po yung procedure sa pagluluto nito. Ayan guys, ito na po yung mga ginawa ko. Actually, hindi po kasya dun sa lamesa namin kasi sobrang dami ko pong nagawa. Bawat mixture po kasi may timbang po na 1/2 kilo po yung recipe na yon. Kaya all in all, 180 pieces po yung nagawa ko sa isa't kalahating kilo ng cake flour.
Sobrang dami talaga, kaya kung nenegosyohin nyo po ito, expect nyo na ganito karami kung tatlong flavor at tatlong mixture po yung gagawin ninyo. Kaya dapat po kapag nagpa-order kayo, marami po siyang kasabay kasi kung isa lang pong tao ang o-order at konti lang po yung bibilhin niya, hindi rin po kayo kikita na maganda. Kaya dapat po maramihan din po kayo kung magpapa-order po kayo. Tapos kung ipanghahanda nyo po ito, ilagay nyo lamang po siya sa magandang plate para maganda naman po yung presentation po natin. Tapos guys, kung pang ninegosyo nyo po ito, ilagay nyo lamang po siya sa bilao, sa paper plate o kaya sa tub. Kung sa paper plate nyo po ilalagay, pwede po natin lagyan nyo ng 1 dozen or 12 pieces. Tapos bonggahan nyo na lamang po yung presentation natin. Tapos sigurado naman ako, mas maganda po yung magagawa ninyo, mas magiging creative po kayo. Tapos siguraduhin nyo po na malinis po yung product natin, ha? Siyempre, number one po dapat talaga na malinis yung produkto natin. Kita nyo naman, oh, yung ginawa ko, sobrang saya ko po dito. Ngayon po, eto na po yung finished product natin at magte-taste test na po tayo. Ayan guys, eto na po yung pinakamasayang part, magte-taste test na po tayo. Meron na po akong nagawa dati na mga ganito, iba po syempre yung lasa nun kasi iba yung ingredients na ginamit ko doon. Unang-una gumamit ako doon ng fresh milk, wala pong condensed milk, kaya ibang-iba po yung texture nito. Kung mapapansin nyo po, fluffy po ito at saka mas maumbok po siya. So sa lasa niya guys, mas sweet siya kaysa dun sa una kong ginawa na ganito. Kasi nga iba yung ingredients natin. Ang kagandahan nito, sobrang fluffy niya. Talagang saktong-sakto din yung tamis niya. Hindi siya sobrang tamis kahit condensed milk yung ginamit natin. So tikman natin itong ube. Titingnan ko kung okay na ba yung lasa niya kahit hindi ko na siya nilagyan ng ube food flavoring. Iniiwasan ko rin kasi na maglagay ng mga food flavoring kasi hindi rin nga po maganda sa katawan natin. Para sa akin, okay na po yung lasa nung condensed natin. Yung Alaska, okay din pala yung flavor natin na ube makapuno. Masarap siya guys. Ito naman pong pandan, check natin yung lasa niya kung okay yung brand ng Jersey pagdating sa mga flavored na condensed milk. Etong pandan, saktong-sakto lang po yung lasa niya para sa akin. Hindi po siya lasang gamot. Meron po kasi ako natitikman na food flavoring na grabe yung pampalasa niya na to the point na naglalasang gamot na siya. Para sa akin, pasado naman po yung lasa nito. Guys, kung gusto nyo po itong negosyohin, magko-costing po tayo. Uunahin ko pong costingan yung ube flavor natin since iba po yung brand ng condensed milk yung ginamit ko dito. Mas mataas po. Ngayon po, start na po tayo. Gumamit po ako ng 4 cups ng cake flour, 22 pesos, 1 half cup ng white sugar, 6.50, 4 tablespoon ng baking powder, 19 pesos, 1 can ng condensed milk, Alaska po yung brand, 42 pesos, 1 teaspoon ng salt, 1 peso, 1/8 teaspoon vanilla, 1 peso, 1 half cup melted butter, 17 pesos, water, 2 pesos, 3 pieces ng large egg, 18 pesos. Kaya ang total na puhunan po natin dito ay 128.50 pesos. Yung puhunan naman po natin sa pandan flavor at sa classic flavor ay iisa kasi ang condensed po na ginamit ko doon ay isang brand lang po. Jersey po yung brand. Ngayon po, mag-costing po tayo doon. Gumamit po ako ng 4 cups ng cake flour para sa pandan flavor, 22 pesos. 1 half cup ng white sugar, 6.50. 4 tablespoon ng baking powder, 19 pesos. 1 can ng condensed milk, 32 pesos. 1 teaspoon ng salt, 1 peso. 1/8 teaspoon vanilla, 1 peso. 1 half cup ng melted butter, 17 pesos. Water, 2 pesos. 3 pieces ng large egg ay 18 pesos. Ngayon pa, ang puhunan po natin doon ay 118.50 pesos. Same din po yung puhunan natin sa ating classic flavor na 118.50 pesos. Ang total po na puhunan po natin sa tatlong mixture or tatlong butter ay 365.50 pesos. I-add po natin yung cheese na 52 pesos. Yung other expenses na 25 pesos, all in all, ang total na puhunan po natin sa lahat ay 442.50 pesos. Ngayon po, papatak po na 2.46 po ang puhunan per piece. Ang suggested price ko po ay
5 pesos, nakagawa po tayo ng 60 pieces sa bawat mixture, kaya tatlong mixture po yon, kaya 180 pieces po lahat ng nagawa ko. I-times 5 pesos po natin, ang mapagbebentahan po natin ay 900 pesos, i-minus po natin yung puhunan na 442.50, ang magiging tubo o kita pa rin po natin ay 457.50 pesos. Kaya sobrang laki rin po yung kikitain natin dito, lalong-lalo na ngayon, per bilao po yung ordera nito. Sa isang bilao po, kunyari 50 pieces, maibebenta nyo po yon ng 280 to 300 pesos yung selling price nun. Ayan guys, sana po ay naibigan nyo po yung recipe natin ngayon at sana po ay nabigyan ko kayo ng idea kung paano ba natin ito pwedeng negosyohin. Mag-comment down below lamang po kayo kung meron pa po kayong mga suggestions. At sana po huwag nyo na rin po sanang kalimutan na i-like at i-share itong video ko. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo para mas dumami pa po tayo. At huwag nyo na rin po sanang kalilimutang pindutin yung bell para lagi po kayong updated. Maraming salamat, God bless, and bye!